Magandang gabi, mga kapuntos. May mga katanungan pa rin ba patungkol sa aral Katoliko na gumugulo sa inyong isipan? Mga katanungang nabuo ng dahil sa pagkikinig sa mga maling turo ng iba? Hindi na po yan problema, nang dahil sa mas pinalakas na programa ng Punto por Punto, inihahandog namin ang programang ito para sa inyo at maging sa mga hindi Katoliko na gustong subukin ang mga depensor. Welcome na welcome din po kayo sa programang Worldwide Catholic Doctrinal Exposition. Tuwing Sabado at Linggo ng gabi alas 8 hanggang alas 10, tanungan portion to the max. At sa mga gustong magipagsubukan sa pamamagitan ng diskusyon, welcome na welcome rin po sa ating programa Worldwide Catholic Doctrinal Exposition. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usa ra ang haligi nga akong gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko. Way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesukristo. Okay, Redwell, kahit na anong tanong bro, sa Punto por Punto kasi kapag mayroong bisita na hindi Katoliko, siya yung pinaka-priority sa tanungan portion. Ngayon, dahil may tayo nakabingbing na ngayong gabi sana talakayan namin dalawa ni ano, pero dahil sa dami kong ginagawa, yeah, hindi ako nakapaghanda, move lang kami Monday night. And Brother Redwell, dito pwede kang magtanong kahit ano. Wag lang yung topic natin at pwede ka rin magipagsubukan kung gusto mo. Hindi, mahirap na. Hindi ka handa eh. Hindi, sa ano yan, sa debate yun dapat. Kasi dami kong ginagawa, hindi ako nakapag-prepare. Kaya, pero kahit na anong tanong bro na wala kinalaman doon, pwede mo namang itanong dito, pwede ka rin magipagsubukan. Magipagsubukan. Nakatanong ko, tanong ko. Sige, itong tanong ko. Yung traditional ba ay, yung mga tradisyon nyo, di ba? Magisterium o anuman ay ano. Yan ba ay biblical? Brother Junre, yan ba daw ay biblical ang mga tradisyon natin magisterium? Yes, biblical. Malino naman yan sa Biblia. Kung babasahin mo, mayroon talagang tradisyon. At sa unang Korinto 11:2, may turo na tradisyon. Kapatid. Yes. Sa unang Korinto 11:2, tradisyon talaga ang itinuro ni Apostol. Redwell? Follow up. Saan nakasulat yung tradisyon sa Biblia? Ano yan ba? Saan nakasulat yung mga tradisyon nyo sa Biblia? Tradisyon nga eh. So hindi nga siya nakasulat kasi tradisyon. Tradisyon means aral. Aral na hindi na isulat. Dalawa ang sense ng tradisyon kasi. Traditional written, traditional teaching, oral, orally. So may hindi ilang puro na isulat. Ba't mo hahanapin yung hindi isinulat? Doon ka sa simbahan. Kaya ang simbahan ang nagturo doon. Ang isinulat yung Biblia. Kaya kung maghahanap ka ng mga specific, magbasa ka ng mga dokumento ng simbahan. Like CCC, Fundamentals of Catholic Dogma, Dizinger, unang mga turo ng mga obispo namin na nakakatikisim din. Doon mo yan makikita yan, mga tradisyon na yan. Magbigay tayo ng example, no? Sige, bro. Sa isang tradisyon namin, sa Gawa 11:26, sinabi lang doon, lagay natin talata sa screen, ha? Yan na. Sa Gawa 11:26, ganito nakalagay. At ng kanyang matagpuan, sinama niya ito sa Antioquia. Isang taon silang nanatili roon, nakasakasama ng iglesia at nagtuturo na sa maraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Ang nakalagay dyan, doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano. Pero hindi naman pinangalanan kung sino ang tumawag sa kanila na Kristiyano.
Sa tradisyon, ang unang tumawag sa kanila na Kristiyano ay si Bishop Evodios ng Antioch. Pero wala yan sa Bible. Pero yan ang reality in history. Kahit mag-research pa tayo o sino nagbigay ng pangalang Kristiyano, ang lalabas talaga ay si Bishop Evodios ng Antioch. Example lang yun, Bro Edwell. Next question. Mm-hmm. Di ba ang tradisyon, yung mga pinapractice ninyo, yun ang tradisyon? Di ba yun ang tradisyon na sinasabi ng Biblia? Traditions means aral. Aral. Pag sinabi mong tradisyon, yung yung ipinasa na katuruan galing sa mga apostol, ipinasa dun sa mga sumunod sa kanila, generation to generation. Yan ang tradisyon na minanang aral kahit pa nung sinunod nung una. At ang mapahanggang ngayon, nakapaloob yan sa Santa Iglesia. At in-expound ng simbahan yan sa nagdaan na panahon, in-expound ng simbahan, in-explained ng maigi dahil marami ng mga nung wala na mga apostol, di ba? Biblical naman yan na may mga magtuturo ng mali. Kaya ang simbahan nandyan, ang simbahan ang nagpapaliwanag sa mga maling akala ng ibang Kristiyano nung unang panahon. Halimbawa, may nagtuturo na si Kristo, lumabas si Arios, si Kristo ay hindi Diyos, tao lang. So, in-explain ng simbahan, hindi ganyan ang aral na ibinigay sa atin ng mga apostol at ang Panginoong Hesus Kristo, ganito yan. Tapos, ginamitan niya ng mga philosophical term para mas maunawaan. Kaya ngayon, nagsilbi yung tradisyon ng simbahan, yung mga katuruan na yun, explained by the church, not through CCC, mababasa natin yan, Fundamentals of Catholic Dogma, many Catholic books, nandyan ang tradisyon natin, bro, mababasa. Okay. Brother Edwell, next question. Okay. Yung mga traditions na yan, bro, ay sinasang-ayunan ba yan ng Diyos? Okay, sinasang-ayunan ba yan ng Biblia? Yun. Yes, dahil ang Diyos mismo nagsabi, makinig kayo sa simbahan. No? Luke 10:16, ang nakikinig sa simbahan ay nakikinig sa akin. Hindi naman yun kayo kasi kailan lang kayo. Ang Katoliko, nandyan na, kahit ano pang tutol nyo sa history, historically, nandyan talaga ang Katoliko. Kaya walang ibang simbahan ang sinabihan ng Panginoon na pakinggan. Ang Iglesia Katolika lang. Biblical yan. Ba't naman magsasabi ang Panginoon ng ganun kung wala palang Iglesia? At hindi yan kayo, bro. Dahil reality, kailan lang kayo? 18th century lang kayo. Sandali, wala pa naman akong pinatunayan, ano? Ay, hindi. Ano lang yun. Kung sabaga, yun lang bakit, yung bakit mo naman tinitira agad ako? Okay, sige, next question. Tanong lang muna yun. sorry. sige, tanong naman na tayo. paano mo nalalaman na yun nga ang tradisyon na itinuro ni Pablo, samantalang hindi naman nakasulat? Well nga bro, dahil walang ibang existidong iglesia simula noon hanggang ngayon. Si sino ang pinasahan ng tradisyon? Yan sabi ni San Pablo, panghawakan mo maigi ang tradisyon na ibinigay ko sa inyo. O sino yung iglesia na pinasahan ng tradisyon na yun? Hindi ngayon kayo. Kami yun kasi historically, mababasa talaga, Iglesia Katolika existed na for the very first year of Anno Domini. Ang simbahang Katoliko lang ang itinuro ng history na nandyan. Hindi SDA, hindi Iglesia ni Cristo ni Manalo, hindi yung mga Baptist o ano pa, Katoliko lang sa ayaw naman o sa hindi. No? Uy, sino yung pinagbili na ni San Pablo na pangalagaan maigi ang tradisyon na ibinigay ko sa inyo? Bakit basahin mo na lang mo dyan doon? Baka sinabi, baka isipin niya nagkakaka lang tayo yung Dos Tesalonica 2:15, bro. Okay, Dos Tesalonica. Sa KJV, KJV, kasi KJV to sila eh. Sige, 2:15 na ikalawang Tesalonikang sabi ganito, therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which you have been taught, whether by word or our soul. Sino yung sinabihan ni San Pablo dyan na panghawakang maigi yung tradisyon na itinuro, whether by words or our epistle, sa pamamagitan ng salita, oral, at epistle, yan yung Biblia. Isimbahan lang ang nag-hold niya ni. Sino bang gumawa ng Biblia? Di ba, simbahan Katoliko?
O saan yung, asaan ano yung, asaan yung isa, yung tradisyon, yung oral, o asaan yun? Kung hindi sa Katoliko, kaya sa inyo, eh, kailan lang kayo eh. kailan lang kami? Another one? Ah, sige. Kailan lang yung tradisyon nyo? Kailan lang dumating sa simbahang Katoliko yung mga tradisyon tulad ng, ano, tulad ng, alam mo yung mga tradisyon nyo, yung All Saints Day. Halimbawa, infant baptism. Kailan lang yan dumating sa Katoliko, sa Romana Katoliko yung infant baptism? Wala pa ang Romano Katoliko, bro. Tinuro na yan sa Old Testament. No? Kaso nga lang, hindi niya mababasa kasi wala sa Biblia niyo. O nangyari kasi, 66 ang Biblia niyo, sa amin 73. Kaya hindi niya mababasa sa Biblia niyo, pero sa Biblia namin, mababasa yan. O ikalawang Maccabeo, 12:43 hanggang 45. Si Hari Judas, nagpadasal, nagpalikom ng dalawang pilak na pera pang inibigay niya sa Jerusalem para doon sa mga sundalo niyang namatay. Pinagdasal niya ang kaluluwa dahil naniniwala siya sa muling pagkabuhay. Nabigyan sila ng ang yung mga sundalo niyang namatay, ibigyan ng muling bubuhayin sila ng Panginoong Diyos sa huling panahon. No, pambayad yung pera na yon doon sa mga namatay. At sa batas ni Moises, di ba kayo, batas kayo ni Moises, ba't di nyo sinusunod ang batas ni Moises? Basahin mo, Brojo, Dr. GV, 3016, kung wala bang pera pambayad sa kaluluwa. Ano yan? King James Version? Ano, Exodus 3016. Oh, okay, Exodus 3610. Okay, sabi sa Exodus 3610 ay, ganito sabi sa 36:10 ng Exodo. And he coupled the five curtains one unto another and the other five curtains ano he coupled. Ano bro? 36, di pala 16. 36. Okay. And he made thereunto four pillars of sheeting wood and overlaid them with gold. Ay, hindi yata yun. 16. Nakalimutan ko yung talata. Sige, mamaya na lang bro, isipin ko na lang muna yung talata. Nakalimutan ko no na mayroon talagang pera pambayad sa kasalanan ng mga namatay. Anong gagawin doon sa pera? I-contextualize natin sa ikalawang Maccabeo 12:43-45, ibinayad yun ni Haring Judas doon sa Jerusalem para yung mga namatay ng sundalo ay mapatawad sa kanilang kasalanan. Wala sa Biblia yan, wala pang simbahan. Itinuro na yan sa Biblia. Kaso lang hindi mababasa sa Biblia nyo kasi kulang yung Biblia nyo. Pa yung isa mong tinanong na ano sa Katoliko? Yung isa pa? Kasi sabi mo, walang panalangin sa mga patay. May isa pa eh. Ano yung isa mo? Infant baptism. Infant baptism, ang Diyos na nagbakibasa ba dyan doon? Magandang balita Biblia. Unang Korinto, Jesus, uno o dos. Okay, unang Korinto? Ikalawang Korinto, Jes, uno o dos. Okay, ikalawang magandang Korinto, Jes. Magandang balita Jes, Biblia. Sabi ganito, akong si Pablo na ang sabi ng ilan ay mapagkumbaba at mabait kapag kaharap ninyo, ngunit matapang kapag wala riyan, ay nakikiusap sa inyo alang-alang sa kababang loob at kabutihan ni Kristo. Ipinapakiusap kong huwag ninyo akong pilitin magsalita. Unang Korinto, magsalita. Dos Korinto. Kalawang Korinto to. Unang Korinto, Jesus. Uno, dos. Sa gayon, nabautismon silang lahat sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises. Ayan, no. Nabautismuan ang lahat sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises. Kasama ba mga bata dyan? Exodus 12:37, bro, dyan do. Exodus 12:37? 12:37 ng Exodus. Eto, sabi, mula sa Ramses, naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot. Humigit kumulang sa 600,000 ang mga lalaki bukod pa sa mga babae at mga bata. Oh, Diyos mismo, nagbautismo sa mga bata. Oh. Nabasa, hindi. Meron. Ayun lang ang hindi sumusunod sa Biblia. Pero kami mga Katoliko, biblical kami ang turo namin kasi kami nga ang nangalaga sa iniwan na aral ng mga apostol.
words and epistle. Biblical yan. Ba't kayo hindi kayo nagbibinyag ng mga bata? Yung Diyos nga mismo nagbinyag ng bata. Okay, next question, Brother Edwell. Ayun ba, ay literal ba yung nabautismo yung mga bata doon sa Red Sea? Yan ba literal? O sa amin, literal sa amin yun. Iwan ko lang sa inyo kung ano ang ibig sabihin sa inyo ng bautismo. Binautismo yun sa dagat eh. Na, next question, Brother Edwell. Yan ang punto por punto. Brother Edwell, go. Next question. Sila ba'y nabasa sa tubig na sila ba'y nailubog doon sa Red Sea kung sabihin mong literal? Oh bro, sa kung anong paraan ng ginawa ng Diyos ang sinabi ng Biblia, mababasa letra po letra na yan naman ang inyong doktrina, binautismuan ang lahat sa dagat. Paano sila babautismuan sa dagat kung hindi basain? Sige nga. Next question. Okay, sigurado ka ba na nalubog sila sa dagat? Bautismo ka sa dagat. Baptist. Hindi naman lahat sa ayos sa sweat lang. Kahit pa hindi ilubog kasi sa amin wisik pwede. Sa English version dyan do, kung wala bang pwede, hindi ba pwede ang wisik? Sa just Hebrew 10:22. Yung sa NIV yata. Hebrew 10:22. Okay, sabi dito sa 10:22 ng Hebrew. Ito natin mababasa, ayan. Let's draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Oh. Kahit sprinkle pwede. Pakiulit daw dyan do yung talata. Paki-flash daw ulit. Yan, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Nakalagay doon, sprinkled with evil spirit. Hindi. Masayang mas Tagalog mo dyan do para maunawaan ng mahigi. Sa Tagalog. Sabi sa nalinis Tagalog. Tayo ng tube, nalinis sa ating mga puso sa mga sa kadimunang sa malinis na tubig. Ayan oh. Kaya't lumapit tayo sa Diyos nang may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso. Lugasan at dalisay na tubig ang ating mga katawan. Yan sa Tagalog, sa English malinaw sprinkle, ano ba yung sprinkle? Wisik, hindi puro yung sinabi mo kaninang i-immerse. Hindi lahat ng paglilinis sa tao ay immerse lang. Pwede ang buhos, pwede rin ang sprinkle, pwede rin ang immerse. Kaya wag kang sa isang ano lang paraan. Kung pwede naman ang tatlo. Hindi lahat ng bautismo ay immersion lang. Correct. Baka yan ang hindi mo sabihin, bro. Yan ang punto niya. Kaya tinatanong niya kagaling na budyando kung lahat ba ay nalubog. Kaya sabi ko, ay hindi naman sa lubog lang. Pero ang malinaw na sinabi doon sa Biblia, ang lahat nung kasakasama ni Moses ay bininyagan sa tubig at dagat. Sa dagat at sa ulap. O baka nga ulan ang ginamit kasi kasama ang ulap eh. Oh. Yan. No? So, yan bro. Na maraming uri ng bautismo, hindi lang immersion. Brother Edwell, ba't niya nag-mute? Okay, Brother Edwell, go ahead. Banatan mo ng tanong. Dahil kami, pag may bisita na hindi Katoliko, yun ang kami pinapriority. Okay, Brother Edwell, okay. Go ahead. Kailan sa Tagalog, bro? Wala na yung wisik eh. Doon sa English ang sprinkle with evil spirit, no? Sa Tagalog. Yes. Pero remember, bro, what is translation? Wait lang, Brother Junre. Walang with an evil spirit. Hindi 'yun with an evil spirit. From an evil conscience. Iba yung evil, tama, sprinkle with evil conscience, no? Hindi with evil conscience, from an evil. Iba yung with. Pag sinabing with kasama, pag sinabing from galing, mula. Iba yung mula sa kasama. Basahin mo na lang ang Ezekiel 36:25 Tagalog, ang Biblia. At Ezekiel? 36:25. Okay, Ezekiel. Kasi Tagalog, ang Biblia.
36:25 sa ang Biblia. Oh, ito sabi sa 36:25. At ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo at kayo'y magiging malinis sa buo niyang sa buo ninyong karumihan at sa lahat ninyong mga diyos-diyosan lilinisin ko kayo. O, so, okay na yan, bro. Hindi na yan sprinkle, Tagalog na talaga yan, wisik na talaga yan. Wiwisik talaga, oo. Next question, bro, bro Edwell. Teka, i-co-host ko to be para ano. Sige, go ahead, bro Edwell. Unmute. Bro Edwell? Hello? Asan na si bro Edwell? Ay, nawala. Sige, ikaw muna. Okay, go ahead, Ted na. Then balik natin si Brother Edwell. Pahinga muna si Brother Edwell. Sige, ikaw muna, Ted na. Go. Meron daw bang expiration ng holy water? Wala. Yun lang, Ted? Brother Edwell. Bisita yon. Seventh-day Adventist yon. Sige. Brother Edwell, may tanong ka ba, Brother Edwell? Go ahead. Sige, may tanong pa ako. Sige, go ahead. Tanong tayo. Ipagsipan, bro, kung ano, kung gusto mo. Halimbawa, sagot namin, tututulan mo. Tutulan mo, limbawa, ikaw naman tatanungin naman namin for clarification sa pagtutol mo, ganun. Oh, wala lang bulyawan, yung ano lang, yung parang friendly lang. Ang bawat sagot mo, hahanapan ng ebidensya. It's either Biblia o referensya. Ganun yun, bro, pag ano, pag nakipagsubukan. Sige, magtanong pa lang ako. Kasi, ano eh. Go. Okay, ganito yan. Gusto ko sana magtanong sa Sabat, kaya ang topic natin yun dyan do eh. sa ilabas mo na lang yun sa debate niyo ni Bro dyan do. Ano nga yun? Topic na lang. Iba na lang yung mga, ibang ano na yung tuligsaan nyo sa amin para baka malinawan kayo ba? Wait lang. Hinang ko na yung ano namin, topic namin para masiguro kung nasa paksa nga. Teka. Tutunayan ko. Sabot pala ang topic pala. O, kahit ano bro, pagkain, kahit kautusan, kahit sige. Kahit sa tupapa. Yung sinasabi nyo na sa tupapa, Vicarious Pilite, daming galing pwede itanong. Sabot pala topic namin. Oo. Kahit ano bro, lubos-lubos. Sige bro. Sige, yung Vicarious Felidy. Totoo ba na ang title ng Papa ay Vicarious Felidy? No. Pero dyan eh, totoo ba daw na... Ayan na nga eh. Yan talaga ang isa sa problema dyan kasi kayo ang gumagawa ng titulo ng Papa. Kayo na lang ang magkatoliko. Para kami ang maniwala. No? By the way, wala yan. Walang titulo ang Papa niyan. Bro, no? At kung siguro kung nakita mo yung mga sagot nila Bro Jando dyan at Bro Wendell, binoking na yan eh. Kasama nyo lang ang gumawa niyan at inamin na nga ng ano nyo yan, ng simbahan nyo yan na ginawa lang yan nung kasamahan nyo na po nakapuntang Roma, pinicturan, tapos tinampered, nilagyan ng Vicarious Filii. So wala pong ganyang titulo ang Papa. No, isa sa mga titulo ng Papa, Servorum, Vicar of Christ, yan, Vicar of Christ, hindi po Vicar of the Son of ano ba yan? Ang Vicarious Filii mo dyan do? Vicar of the Son of God? Labas natin yung sinasabi ni Father Manuel Duetao sa kanyang aklat na Annunciata Bolaense. Sabi niya dito, Latin, like most ancient languages, used letters to represent numbers. Vicarious Filii, when added up, adds up to 666. But the number of the beast is the number of a man. And not the title of an office. Besides,
The title of the Pope is not Vicarius Felidei, but Vicarius Christi or Vicar of Christ, and this will not add to 666. Yan. Okay. Ang Papa sa Roma, siya rin ba ay hari? No. Servo servorum yun. Ah, well, ano yung nga English servo well, servorum? Yes, well, ang doktrina namin, servant, bro, no? Servant, bro. Ang mga Katoliko, siyempre, kami ay nabahaginan, no, sa pagka pare, hari, at ang pagka propeta ng ating Panginoong Hesukristo. Pero in what sense? Hindi po hari bilang astig sa lahat o yung yung pinaka ano sa lahat tulad ng mga hari nung una pa, hindi po ganoon. Ang pagkahari po ng Santo Papa tulad po ng pagkahari ng ating Panginoong Hesukristo. Na alin? Imbis na servisyuan, siya pa ang nagsiserve. Kaya tinawag siyang servo servorum, servant of servants. Walang hari na gagawa nito. Mm-hmm. Ito, yan. Pagkita ko, yan o. Oh. Wala, kung naniwala, walang hari na gagawa niya ni. Yan. Oh, yan o. Oh. May hari ba na gagawa ng ganyan? Yan ang gawain ng Panginoong Hesukristo. Oo. Oh. Yan o. Oh. Oh. Ina niya, nakita niyo? Oo. Oh. Oo. Oh. Ito, kaya gawin ba ito ng pastor ng ano, SDA? Hindi yata. Hindi ko nakitang ginawa nila ito minsan nung ako'y nasa SDA pa. Ayan o. Oh. Hindi ko ito nakitang ginawa ito ng mga ano eh. Ng mga pastor sa Badista. Ayan o. Oh. Kahit na maitim ang paa, andyan pa rin ang Pope natin. Hindi na dadalawang isip. So hindi ako naniniwala na ano yan. Yung hari na interpretation ng mga SDA. Ayan. Brother Edwell, go ahead. Next question. Okay. Di ba ang Papa sa Roma, siya din ang pangulo ng bansang Roma? Pangulo ba daw ng Roma? Ng Vatican. Ng Vatican kasi ano siya eh, as a head of the state, no? Hindi ng ano, hindi ng buong ano na kasi ang Vatikano kasi napaloob siya sa isang bansa. Estado siya sa isang malaking sa Italy. So yung part lang ng Roma or nung Vatican, doon siya head. Pero sa buong Italia hindi. Doon lang sa Vatican kasi siya ang pinaka-head doon. Like ano, like Moses, 'di ba si Moses? Hindi lang naman siya leader sa church na pinili ng Diyos, siya rin ang leader or pangulo ng kanilang ng kanilang bansa as a Jewish tawag people, no? So dalawa rin ang pinangahawakan ni Moses na kapangyarihan. Kaya nga sa kanilang batas mayroon lang tatlong uri ng batas, yung ceremonial law, yung Jewish law nila mismo, at yung moral law na ibinigay ng Diyos. So in same manner ang Santo Papa namin ganun din, no? Sa pangkalahatan, universally, bilang Katoliko, siyang pangulo namin. At doon sa sinasakupan niyang estado na napaloob doon sa Italia, siya din ang pangulo, bro. Okay, so maliwanag, siya ay king and priest, yes. Yes, sabi na nga namin, hari siya. Pero ang pagkahari niya, hindi katulad sa ibang hari. Kasi ang pagkahari niya is servant of servants. Diyan, basahin ko dito ha. Mayroon nga siyang task eh. May task siya na dapat niya matupad dito. Basahin ko dito sa mayroon akong Catholic traditions and traditions dito. Isa sa task niya, every 5 years, basahin ko dito, the Pope is required. May hari bang nire-required? The Pope is required to meet with every Catholic bishop in the world at least once every 5 years to learn the conditions of their dioceses. This is an informative but potentially exhausting task. Isipin mo yan, exhausting task? Kasi, ano niya eh, kinakailangan talaga, no, na makipag-meet siya sa every diocesan ng bawat lugar. Dahil, yun ang kaniyang, isa sa kaniyang task as pangulo ng iglesia. Hindi niya kasi pwedeng pabayaan ang iglesia, bro. Kaya walang haring ganun, bro. Kasi ang hari siya ang nag-decide kung anong gustuhin niya, bro. Mm-hmm.
Okay. Saan ba kayo na ang iglesia ay sinisimbolohan ng babae? Yes, ayun sa mga scholar, no, kasi yung sa Genesis 3:15 at sa Revelations 19:1-5, dalawa kasi ang explanation diyan, no, theologically and scholarly speaking. Sa mga scholar, sa ecclesiastical hubad, ano ba yung hubad sa Tagalog, ecclesiastical ano explanation, sa ecclesiastical explanation, tinawag yun na simbahan yung babae, and sa yung sa Isaiah pati sa ano sa dito sa Revelation, but theologically, no, theologically si Mother Mary po. Okay. So, may dalawang babae sa Revelation 12 and 17. Saan kayo doon? Kami yung sa ano, yung sa 19, no? Na sinabi ng Panginoon na nanganak ng lalaki, no? So, may binigay na specific na iglesia yung babae na yun, yung nanganak ng lalaki. Ibig sabihin, yung anak, yun yung mga Kristiyano, yun yung mga Katoliko, hindi yun SDA. Yung sa 17 sinasabi mo, yun yung ano, ano yung bigaon. Ayun yung bigaon sa Tagalog mo dyan do? Patutot. O yung patutot, hindi yun kami. Kasi pwedeng kayo yun, pero sa amin hindi. Kasi specifically, ang Iglesia Katolika talaga ang kilala, no, historically na iglesia ng Diyos. Yan. Okay. Sige. So kayo yung iglesia na ano, maputi ang damit, ganon. Babae na maputi ang damit. Kasi sa 17 mapula yung damit, mapula. Sa basta sa 17 'di ba patutot 'yun? At sa yun sa yeah. Sa 17 kasi kinilala yun na lungsod, eh. Lungsod yun ng ancient Rome. No, yung talagang uhaw sa pagpapatay, uhaw sa kapangyarihan, yun yung tinatawag na babaeng patutot doon. Hindi yun pumapatay. Alasing yun ba region rin? Alasing sa dugo ng santo. Yes, so hindi yun pumapatungkol sa Iglesia Katolika. Kasi nung pinakilala yan ni John the Beloved na patutot, ano na siya, talagang kilala ng syudad na yan na napakarahas. Kaya inano siya ni John the Baptist na, ni John the Beloved na isang babaeng patutot. So, hindi pa yun ang Iglesia Katolika, kasi ang Iglesia Katolika noon, paano pa lang eh, paumpisa pa lang, kukunti pa lang sila nung time na yun. Ano mo natin si Bro Wendell mo dyan doon, nakapasok na. Baka gusto rin sumagot ni Bro Wendell. Oh, sige. Nilagyan natin, andyan nandiyan si Brother Wendell sa, ano, sa linya. Okay, Brother Tedna, pakikohos at Brother Wendell at Tedna. Then, next question. Tedna, pakikohos, Brother Wendell. Sige, Brother Wendell, next question. Next question. So, kayo yung babaeng maputi ang damit, ano? Yes. Yung nasa Revelations 19. 12, de, 12 bro, 12. Revelations 12, oh yes, I mean 12, 1 to 5 pala, naging tuloy. Revelations 12, 1 to 5. 12, yung babae na maputi ang damit na ramta ng araw. Yung sa 17, yung babae na patutot. Yes, yung babae na patutot, mapatungkol yun sa Roma, sa old ancient na Rome, na talagang uhaw sa karahasan at kahalayan. Kaya dinefine siya ni Saint John the Apostle na patutot. Hindi pa yun yung Iglesia Katolika, kasi nung time na yun paano pa lang ang Katolika, eh paano pa lang siya parami pa lang. Hindi pa tanyag, pero kilala na. Wait lang at Edna, pagkikos mo si Brother Wendell at Edna. Sige, Brother Edwell, next question. Okay, so ngayon, doon tayo sa ano, babaeng maputi sa Revelation 12. Yung babae ay tumakas sa ilang
ng 1260 na mga araw. Nangyari ba yan sa Romano Katoliko? Tumakas sa ilang? Well, okay, Burjando. Bigay natin yan kay Brother Wendell. Brother Wendell, ikaw sumagot ng tanong na yon. At greetings na rin. Okay, kumusta sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay, katoliko man at hindi katoliko. Bro, Jando, bigay mo na kay bro. Siya muna patuloy. Ikaw sumagot na ba rin, Jando? Yes, bro, Jando. No? Well, bro, ang sabi ko kaganina, is, dalawa ang explanation dyan no, ng mga eksperto, no? Scholarly at theologically. So yung pagtakbo sa ilang bro, yun yung kay Mother Mary yung pumapatungkol nung nagtago sila sa disyerto dahil nga pamapatay ng Panginoong Hesukristo, bro. Yun. Next, Brother Edwell, next question. At tumago ba si Mother Mary sa disyerto? Mayroon bang kasi sa Egypt? Sa Egypt. Hindi mo ba alam yun? Napunta siya sa Egypto kasi papatayin ang anak niya? Sige, follow up. Ang Egypt ba ay tinuturing ba na disyerto sa panahon yun samantalang marami ng tao ang Egypt? Bro, Egypt. Kaya nga sabi ko, sa theological explanation, yung babae na tumakbo sa ilang, nagtago sa ilang, tumutukoy kay Mother Mary. Yun, nung nagtago sila sa Egypto dahil papatayin ang Panginoong Hesukristo. Sige, Mother Edwell. Okay. At saka wag mong sabihin bro nang ang Egypt hindi yan sa ilang kasi hindi naman nagkaroon ng dagat sa Egypt hanggang ngayon kahit marami pang tao diyan, disyerto pa rin 'yon. Ilang pa rin 'yon. Disyerto talaga ang Egypt kahit ngayon. Edwin, next question. Bro, panahon pa ni Abraham, bro, Egypt na 'yon, bro. Hindi na 'yon disyerto, wilderness. Kaya hindi mo ma-consider yun na wilderness ang Egypt. Ah, okay, so ang wilderness para sa iyo, bro, dagat. Okay, gusto kang makinig, bro. Ako magpaliwanag. Sige, kung Brujando, tapos tanungan natin siya, Brujando. Sige, go ahead, brother, brother Edwell. Sige. Ano na ang Egypt na wilderness ay hindi disyerto? Hindi disyerto. Alam mo bro, ang wilderness na tinutukoy din dito bro, United States of America. So mayroon na palang United States of America nung panahon nila? Wilderness pa yun bro, during Dark Ages. Yung 1260 na mga araw o kahit taon, tumakbo doon ang mga refugees sa United States of America. At that time, bro, wilderness pang Amerika kasi hindi pa siya bansa. May nakita ka bang ano sa amin, bro, na yung Amerika ang wilderness nung mga unang panahon? Kasi madali magkwento pero mahirap kasi mahirap magpatotoo. So gusto namin yung patotoo mo. At sa patotoo mo, kinakailangan hindi laway lang gagamitin mo. No, may pakita ka bang batayan na noong unang panahon ng Amerika ay tinawag na wilderness? Okay, ito bro siya bro yung pangalawang hayop bro sa Revelation 13. No bro. Reference. Ako, hindi yung unawa mo. Religion ako lang. Sige bro, bro Jando. Brother Edwell, ang hinahanap ngayon sa iyo ni Brother Junre is nasaan ang ebidensya mo? Reference bro Jando. Ha? Reference, hindi yung unawa niya. Yung nga, reference nga, asan ang ebidensya mo, reference mo na ang wilderness is tumutukoy sa United States of America? Sa Biblia bro, maunawa natin bro, ano? Kasi mag-isa sa inyo, yung Biblia, sige bro, para pabigyan natin yung sagot, yung ano ni Brother Junre, iniingi. Saan talata sa Biblia na ang wilderness ay tumutukoy sa United States of America? Kung bigyan nyo rin naman sana ako ng time na magpaliwanag, bro, matatapos ko to. Pero kung hindi pa ako tapos, tanungin nyo na ako, di sige. Walang saysa ito. So, Junre, patapusin muna natin siya at ilista mo na lang yung mga gusto mong itanong sa kanya. Sure, Brujado. Handa naman tayo makinig. Sige, go ahead, Brujado.
Sige. So itong Revelation 13, ito yun bro, magkakaugnay ito eh. Na yung hayop sa Revelation 13 na umahon mula sa dagat na kuan, combine yung kanyang figure, leon, ulo ang leon, leopardo ang katawan, ang bibig ay leon, ang mga paa ay uso, combination of three na mga halimaw na merong pitong ulo, sampung sungay na umahon mula sa dagat. Ang dagat dito bro, kumakatawan sa multitudes, karamihan ng mga tao. Meaning, ang power nito, yung pag sinabing hayop, power, di ba? Paalam ko, isang ayon kayo doon na ang hayop ay power o kayaging kaharian, kapangyarihan. So mula na siya sa dagat, mula na sa maraming mga tao. Now, yung kung pupunta ka sa Revelation 13:11, isang hayop muli na umahon mula sa lupa. So ngayon, mula sa lupa, pag sinabing dagat at lupa, magka-contrast ito. Kumbaga, kung ang dagat, karamihang mga tao, ang lupa is scarcely populated region. Kaya wilderness ito. Ngayon, nung bumagsak ang papacy noong 1798, before bumagsak, noong ipinahuli si Pope Pius VI ni General Berthier sa utos ni Napoleon Bonaparte ng Pransya, namumuuna ang United States of America noong May 1, 1776 ang Amerika. Pero before that, mga year 16, yung mga refugees from Europe dahil sa persecution, tumakbo sa Amerika for refuge. At ito yung babae na tumakas sa ilang. Ito yung Amerika na doon, nagtayo sila ng isang bansa na free, na hindi siya nahiwalay ang estados at simbahan, hindi katulad sa papacy na union of church and state. So ito yung wilderness, ang Amerika, na ang babae tumakas sa ilang na doon siya aampunin ng 1,260 araw o kay taon. So yun bro ang likas o kaya identification sa babae sa Revelation 12 na tumakas sa ilang, samantalang ang Roman Catholic Church hindi yan tumakas bro, steady sa isang lugar. O hanggang dyan lang muna ako. Okay, magtanong ako. Oo. Sabi dito bro, no, binuksan ko sa Google ko, tinanong ko sa dictionary, wilderness. Tapos may translation sa Tagalog. Ang sabi dito bro, disyerto, hindi man lagi USA bro. Alin na, sino ang tama bro? Ikaw o si Google? Okay, hindi man nag-aral ng prophecy yan si Google bro. Okay, okay. Ang sabi kasi ni John Ray sa kanyang research, ang wilderness is desierto. Sabi mo ang wilderness is USA. Alin ang dapat paniwalaan ng mga nanonood ngayon? Yung binasa ba ni John Ray ng wilderness ay desierto o yung sinabi mo ng wilderness ay USA? Tama din naman yan bro. Kaya lang bro, when it comes to prophecy, si Google hindi nag-aral ng prophecy yan. Bro, dyan daw, objection lang ko. Sabi mo kanina kasi mali eh. Diba sabi niya bro, dyan daw mali, hindi disyerto. Hindi disyerto ang wilderness, sabi niya eh, USA daw eh. Tapos ngayon, tama na naman. Alin ba talaga bro? Tama, mali? Bro, wala akong sinabing mali ang disyerto bro. Tama din yan bro. Pero when it comes to prophecy bro, si Google hindi nag-aral ng prophecy. Okay, sige. Sige, hindi nag-aral. Bro, dyan daw, bro, dyan daw. Yes, Brother Wendell. Pwede mabuksan ang kaniyang video? Pwede mo daw magbukas ng mukha, Brother Edwell? Pakita mo. Hindi bro, kasi hindi ako nakasupply. Hindi. request, bro, di ba? Yun ang rolling natin? Yes. Rolling yan sa punto-punto kasi, Brother Edwell, na
Panigibag talakayan, dapat labas mo. Labas? Yes, yes. Okay lang yun, bro. Ako nga, wala nga akong suklayo eh. Kita-kita naman wala akong suklayo. Sige na, bro. Sandali, kay mag-tuxedo sa ako. Pogi naman yan si Bro Edwin. Nakikita ko yan palagi sa ano eh. Sa... Dibcon. Sa... Oo, oh, Dibcon. Para si Rudy Fernandez. So, yun ang ano. Mamaya ka pa magtatanong, Bro Edwin? Mamaya pa. Matanong mo na ka ba dyan about dun sa dami ng tao, yung multitude? Oh, sige, go ahead. Kasi sabi niya kasi, yung multitude, ang multitude, it refers to dami ng tao, no? So, naniniwala ka, bro, na yun ay Amerika? Kuan, bro, mali, ang disyerto, bro, hindi pa yan maraming multitude. No. I mean, ang sabi mo kasi kanina, in-explain mo, na naniniwala ka na ang wilderness ay ang Amerika dahil ikinlinik mo siya doon sa beast na lumitaw sa dagat. At sabi mo, yung dagat na yon ay makatawan sa dami ng mga tao. Kaya ikinlinik mo siya sa Amerika dahil ang Amerika hindi lang maraming tao, marami pa siyang estado. Diba sabi mo ganyan dahil marami ang tao? Yan ang sabi mo eh. Hindi bro, ito paliwanag ulitin ko, hindi mo na pick up bro. Ang unang hayop bro, lista ko Revelation 13, 1 up to 5, yun yung sa marami ng tao agad, yun ang papasi. Okay, ngayon, kasi sumibo ng papasi bro, marami ng tao eh, sa Europe, sa Roman Empire, di ba? Ano ba talaga, United States of America o Europe? Wait lang muna ha. Brother Edwell, nilista ko kasi sinabi mo kanina. Sabi mo kanina, Revelation 13, hayop umahon sa dagat. Dagat means multitude of people. Revelation 13:11, hayop lumabas sa lupa. Ang lupa, wilderness ito, sabi mo. Pag bumagsak ang Papa 1798, si Pope Pius ay pinahuli ni Napoleon Bonaparte, tapos yung papacy is union of church and state. Nilista ko to, sabi mo kanina. Wala kang sinabi dito bro na ang dagat is representing sa papacy. Sabi niya multitude of tao. Wala kang kaya sinabi. Naniniwala siya na Amerika yun. Okay, wala. Mukhang hindi niyo talaga nakuha bro. Ganito yan bro. Ulitin ko. Pero yan ang paliwanag mo kanina bro eh. Mali yung paliwanag mo. Nag-relay lang kami sa paliwanag mo eh. Hindi bro, di bali pagpasensyahan ko na lang kayo kung hindi niyo nakuha. sa Revelation 13 bro, mayroong dalawang hayop. Okay, ito ulitin ko, linawin ko ha. Sige. Ang unang hayop, lumitaw mula sa dagat. At thickly populated region, great multitude na yan, yung unang hayop. Ang pangalawang hayop bro, Revelation 13:11, umahon mula sa lupa, contrast yun. Nakapagkalupa, scarcely populated region. Yun yung United States of America. Wala pa, hindi pa bansa noon ang Amerika nung tumakas ang mga refugees dahil sa persecution na naganap noong Dark Ages. At itong mga refugees na ito na pumuntang Amerika, sila ang bumuo ng bansang Amerika na sa ngayon ay nagiging dakilang bansa na rin. O, yun ang sinabi ko. Okay, Brother Junior, wait lang ha. For clarification lang dahil may pagbabago sa sinabi niya. Bago talaga. Sabi niya kasi dito kanina, Revelation 13:11, hayop lumabas sa lupa, wilderness ito, sabi niya, wilderness ito. Ngayon, binago naman niya na ito ay United States of America. For clarification na lang bro, na tayo hindi gumagawa ng kwento kasi ang punto por punto, isang religious program na talagang labasa ng katotohanan. Para malaman natin na ito hindi gawa-gawang kwento mo lang, meron ka bang mapakita sa amin ngayon bro na Bible scholar na sumusuporta na ang hayop na lumabas sa lupa ay referring sa United States of America? Okay. Ang reference niya bro sa aklat namin sa Uriah Smith bro. Aklat namin. Self-serving. Sa aklat namin bro, of which very ano naman.
makatotohanan naman sapagkat yung dalawang hayop, ulitin ko lang ha, kasi... Bro, kung ganun bro, bakit ang tindig ni Bresi Balansag doon sa debate namin, wala naman siyang sinabi na ang hayop na lumabas sa lupa ay representing sa United States of America, ba't hindi ginamit yan ni Bresi Balansag at ibang nation ng kanyang tinukoy, hindi naman United States of America? I-follow up mo lang siya bro, yun din ang technique niya kasi aral namin yan na yung hayop na umahon mo sa lupa, yung talagang United States of America. So, i-follow up mo lang. So, magkaiba kayo ng turo ni Bresi Balansag. Sa kanya kasi, ibang nation yun, tapos sa iyo naman, ibang nation din. So magkaiba kayo sa iisang turo, ganun. Hindi bro, nasa ano namin yan, nasa great controversy namin yan. Iisang turo kami bro na yung hayop na umahon mula sa lupa, yun ang United States of America. Okay. At yung hayop na umahon mula sa tubig, yun yung Papa C, Papal Power. Okay, to follow up, para backupan yung ano mo, yung tindig ninyo ng Seventh-day Adventist ay tama nga at hindi gawa-gawa lamang ng Seventh-day Adventist. Pagpalagay na natin na yun ay inyong official na turo. Para mapatunayan lang bro na ang turo ng Seventh-day Adventist, official na turo ng Seventh-day Adventist ay tama at hindi gawa-gawa, sinong Protestant Bible scholar bro ang maisuporta mo, may pakita mo ngayon, may presenta mo ngayon na sumusuporta sa paliwanag din yung mga Seventh-day Adventist na ang hype na lumabas sa lupa ay ang United States of America? Sa ngayon bro ay hindi ko maipakita sa iyo, pero yung aklat namin bro, yung aming mga pagpapaliwanag, kahit anumang aklat namin, mga aming mga lesson study quarterly ay, at saka yung kay Uriah Smith, yun po talaga bro ano na ang hayop na umahon mula sa lupa, that's United States of America. Okay. Sapagkat ang hayop na ito ay mayroong dalawang sungay, lamb-like horn na kumakatawan sa separation of church and state. Abo Jando. Yes. Kasi yun na paniniwala niya bro Jando. Bro, may sa Biblia bro, may mababasa ka ba bro na yung wilderness ay Amerika o wala? Wala kasi prophecy nga, di ba? We need okay to understand ito. How about bro, sa Biblia bro, may mababasa ba na yung wilderness na tinapinuntahan ng Panginoong Hesukristo ayon sa hula? Kasi sabi mo hula eh, ay ang Ehipto? Meron o wala? Ay, hindi ko sinabi yan. Kayo yung may sabi na sa Ehipto siya tumakbo. Kung mabasa natin bro, Biblia mismo bro, aaminin mo na mali ka. Ay bro, ang yung pagtakbo ni Jesus doon at hindi yan yung tanong. Ang tanong ko, ang 'di ba, sabi mo kasi wala sa Biblia yung sinasabi mo. So parang inano mo lang, parang kinumpit mo lang na one plus one ang lumabas to. Kasi wala sa Bible. Ngayon, sabi ko, what if kung may mabasa tayo na yung wilderness na yan na tinaguan o pinuntahan natin Panginoong Hesukristo ay ang Ehipto mismo. Aaminin mo ba na mali ka? Yun lang naman, aaminin mo ba na mali ka o hindi? Hindi naman mali yung tumakbo, bro, si Jesus doon sa Ehipto. Kaya lang, bro. O kaya nga, pero yung tumakbo, ikaw kasi, bro, pero bro, ang tanong mo, ang kaganina kasi, di ba, tinanong mo ako, sabi ko, ano yon ang explanation doon ng mga teologo, ay about yun sa pagpunta nila sa Ehipto. Sabi mo hindi yun Ehipto kasi sabi mo Amerika yun. Ngayon, nag-ano ka nang ikaw magpaliwanag eh. Binigyan ka namin ng paliwanag. Nagkamali-mali pa yung paliwanag mo, inulit mo. Tapos ngayon, tinanong ka namin, kasi bro, talagang istong, hayaan mo na. Hayaan mo na. Okay, leave it to the listeners na lang kasi dito na tayo sa tanungan. Nagtanong kasi si Bojando sa'yo, talagang pinipilit mo yung Amerika. Ngayon, tinanong kita, kung mayroon ka bang mababasa na yung wilderness na sinasabi mo ay ang United States of America in the Bible, sabi mo wala. So, haka-haka mo lang. Ngayon, ang tanong ko, what if kung mababasa natin sa Bible na yung wilderness na yan na pinuntahan ng Panginoon ay ang Ehipto, aaminin mo ba na mali ka? Yun lang naman, aaminin mo ba na mali ka o hindi mo pa rin naaminin? Sige, basahin mo na yung wilderness na tinutukoy sa Revelation 12 ay Ehipto. Sige, yun. Sige, basahin mo. Yes, di ba? Sabi mo nga ayon sa hula. So, babasahin mo natin. Pero, sagutin mo muna na aamin ka na mali ka. Na hindi pala yun Amerika. Yun ay Egypt pala. Sandali bro, para magkalinawan tayo. Ang pinag-aralan natin, yung Revelation 12:6 na tumakas ang babae sa ilang.
O sige, basahin mo na wait lang ang ilang na tinakasan ng babae sa Revelation 6 ay Egypt. O sige, basahin mo. Brother John Ray, basahin mo muna yung ebidensya mo bro dahil nag-uuming siya. Kaya pagkibasa mo na lang yung ebidensya mo bro. Sige, basahin mo sa English bro dyan to ang Jeremiah 2:6. English anong version? Kasi bro? Wilderness eh. Sige anong version bro ng English? Una, tingnan mo sa KJV or sa NIV. Okay, King James version. Anong talata? Jeremiah 2:6. Okay, Jeremiah chapter 2 verse 6. Ito naman sinasabi sa 2:6 ng Jeremiah. Neither said they, where is the Lord that brought us up out of the land of Egypt, that led us through the wilderness, through a land of deserts, of pits, through a land. Yan. Ayun, no, talaga. Kompleto yan ba dyan doon? Andyan yung desert, andyan yung wilderness, andyan yung Egypt. Wala dyan ang Amerika. Ito yung ano, yung prophecy, no? Where is the Lord that brought us up out of the land of Egypt that led us through the wilderness? Ano yung wilderness? Through a land of deserts and of pits, through a land of drought and of the shadow of death, through a land that no man passed through and where no man dwelt. Yan. So, ang wilderness pala is Egypt based sa talatang ito, Brother Edwell. So, ikaw naman, Brother Edwell, ikaw naman mabigay ng talata. Asan na yung ano ba dyan ba? Yung aminin niyang Malaysia? So mali ka na. Nawala pala ang Amerikang desierto. Wala siya sinabi na aminin niyang Malaysia. Ah, wala ba? Sabi niya, basahin mo ebidensya mo. Ngayon, pagkumparahin natin sa ang ano, Brother Edwell, si John Ray may nabasa na ang wilderness is the land of Egypt, the land of deserts, and of pits, or the land of drought, the shadow of death, the land that no man passed through, where no man dwelt. Ikaw naman ngayon ang maglabas bro para pang showdown sa talatang ito, pang tapat, na ang wilderness is the United States of America. Okay bro, ito bro ha. Ang context niyan bro, yun yung mga Israelites bro, na mula sa Egypt, lumabas, ay, papunta sa ilang. Wait lang. Pinabasa to ni Brother John Ray to prove na ang wilderness is the land of Egypt. Ito kanya pinabasa to prove na ang wilderness is the land of Egypt. Then ikaw naman ngayon, tapatan mo ito bilang showdown na ang wilderness is the United States of America. Bro, ganito muna bro. Ang context yan bro, yun yung mga Israelita na lumabas mula sa context nga. Hindi yan yung Revelation 12:6 bro. Yung mga Israelites yan na lumabas mula sa Ehipto patungo sa wilderness. Sige. Hindi yan na, sinasabi na ang Egypt ang wilderness. Hindi yan. Basahin mo ulit. Ano lang bro. Ito na lang. Bilang clarification na lang din ano. Si Brother John Ray may nabasa ng wilderness is Egypt. Ikaw sabi mo yung sa Revelation ni isang wilderness. Ang klaro ba dyan do, ang Egypt, na part siya ng wilderness. Kasi pag sinabi mong wilderness, malawak yan na disyerto, bro. Hindi yan malawak na United States of America. Ngayon, wait lang ha. Ngayon, sabi niya kasi, ipinipilit niya ang wilderness sa United States of America. For clarification na rin sa'yo, Brother Edwell, saan natin mababasa na once upon a time, ang Amerika ay wilderness? Okay. Historically, bro, pagtakbo doon ng mga refugees sa Amerika, hindi pa nga Amerika ang tawag niyan eh. Hindi yan ang tanong bro kung anong tawag dyan. Ang tanong ko sa iyo is, for clarification lang naman, saan natin mababasa na once upon a time, yun na? Once upon a time, minsan, ang United States of America ay isang wilderness. Saan natin nababasa yan bro na ebidensya sa ano, sa kahit saang referensya? Eto bro. Pag sinabing wilderness, wala pang tao, kumbaga scarcely populated region pa siya. May tao mga Indian nung araw pero hindi pa siya bansa. Ganun lang naman yun, di ba? Kasi hindi, ang comparison dito, ang comparison dito yung unang hayop at pangalawang hayop, di ba? Nakuha mo.
Hindi bro, ang hayop umaabot siya sa dagat. Ang bro, bro, wait lang, wait lang. Mula sa lupa. Bro Jando. Yes. Marami nag-comment dito na dapat idirekta ang sagot. Di naman 'yon ang tanong mo, no? So dapat hindi batay sa kanyang opinion lang. Bro Jando. Yes, brother Edwell, hindi ko naman tinatanong yung paano ka mag-calculate, ano? Ang tinatanong ko sa iyo is saan natin mababasa na once upon a time ang USA tinatawag na wilderness. Yun ang tinatanong ko sa iyo. Hindi ko tinatanong kung ano yung calculation mo, paano ka mag-calculate. Saan natin mababasa ba na yung ebidensya ba talaga na saan mababasa na ang USA once upon a time ay tinatawag na wilderness? Sige, wala pa sa ngayon, wala akong mabasa na tinatawag na wilderness. Pero by the time bro na ma-discover ang Amerika, hindi pa siya bansa. Ayun. So, at ang yung mga refugees bro, yung mga Amerikano galing yan sa Europe, Great Britain, na tumakas papunta doon. Kaya sila yung babae tinutukoy na tumakas mula sa papuntang ilang. Okay. Bro, sabi mo bro na ang nang hindi pa siya tinatawag na bansa, siya ay wilderness. Tama ba ako? Ang meaning kasi ng wilderness bro ay wala pang ano, hindi pa siya kilala, hindi pa siya bansa. Ganon yung pagka-term doon bro sa tinatawag na wilderness. So ibig mo sabihin bro Jando, ang ibig mo lang sabihin bro Jando, yung mga nagtago sa ilang mga Amerikano yun. Oh, wait lang. sabi niya kasi kapag hindi pa naging bansa, wilderness yun. At mukoti lang nakatira. Bro, nangyari yan sa Pilipinas dati bro. Meron ba tayong record ng Pilipinas dati ay wilderness? Kaya lang bro, walang refugee bro na pumunta sa Pilipinas. Meron mga Hudyo. Mga Hudyo. Wala din bro, wala ding record bro, mga Hudyo na pumunta sa Pilipinas, ni-rescue. Wala bro, wala. Sa Amerika bro, tumakbo ang mga refugee. Bro, ang daming Hudyo bro, nung pinapapatay ni sino nga yung ano, yung ganito, Hitler. Ni Adolf Hitler ang mga Hudyo. Pinapapatay. Dito nag-refuse sa Pilipinas lahat. Kaya lang bro, hindi na yon sa Clause ng 1260 na mga taon bro. Eh, yun nga. Wilderness nga. Brodyendo. Dati, pero sige Brother Wendel, ikaw naman. Okay, tanong muna dahil malapit ng oras. Kanina, sabi niya, ang halimaw ay papasi. So, alam mo ba ang meaning ng papasi? Sabi niya, Brother Wendel, ang papasi daw is the union of church and state. Pero sinabi niya kanina, ito ay ang halimaw, papasi, isinulat ko. So, alam mo ba kung ano ang kahulugan ng papasi? Brother Edwell? Ay, ang alam ko lang, Brother Wendel, isang kapangyarihan na pinamunuan ng mga papa sa Roma. Okay. At ay naghahari, kumbaga umiiral ang kanilang kapangyarihan sa 1260 na mga taon. Yun. Okay. So, kapangyarihan ang kahulugan ng papasi. So, dahil kapangyarihan, sang-ayon ka hindi tao. Kasama ng tao doon, paano, sino mamumuno kung walang tao? Normal, kapangyarihan, tao yun. Di naman hayop, okay. Di naman literal na hayop yun. Sunod na tanong, ito ba ang tinutukoy na halimaw sa Revelation chapter 13 verse 17? 13:17. Magkasama na yan lahat eh. Magkasama na lahat. Okay. Oo, 13. So, kung ang katuparan na halimaw ay ang papasi at sinabi sa 13:17, 13:16 na walang sino mang makabili at makabinta kung walang tatak ng halimaw, kailan nangyari na hindi ka pwedeng makabili at makabinta kung wala kang tatak ng papasi? Hindi pa nangyari, pero plano na yan. Sa 16... Hindi, kailan nangyari? Sabi dyan, walang sino mang makabili at walang sino mang makapagbinta kung
walang tapak ng papasi. Tanong, kailan nangyari? Wala pa bro. Darating pa lang yan, plano pa lang yan. Ayon sa 16 article nyo na sinabi ni Pope John Paul II na walang makabili, walang makapagbinta, walang makapagpa-hospital, lahat pati kung wala. Anong pamagat ng article? 16 article. Anong Pope pamagat? Yun na nga, 16 article o Pope John Paul II. Ang pamagat? Pamagat nga, anong encyclical? Encyclical letter ba yan? Pastoral letter ba yan? Ano ba yan? Bull ba yan? Ano? Ano sa 16 article eh kasi anong specific sa mga anong specific na article sa 16 articles na tinutukoy mo? 16 article. Ano? Alin sa 16 articles? Encyclical letter ba? Pastoral letter ba? Anong article bro? Para ma-search natin kaagad dito at makita natin totoong sinasabi mo. Ito, 16 article ah. Napin ko muna. Dito sa cellphone ko lang yun, 16 articles of Pope John Paul II na kanyang sinabi doon sa Kenya, Africa noong 1985. 16 articles, sandali lang. Na walang makabili, walang makapagbita, walang makapagpa-hospital, walang pwedeng Pamamagong pala mga Tagalog yung papa namin. Oo. Walang pag-isda. Walang pwedeng magtrabaho sa agriculture kung wala number. Yan. Hindi ka pala paniwala kasi nag-Tagalog eh. Dapat in English mo, Englishin mo. Ay, walang insultuhan bro. Ikaw naman oh. Bro, hindi yan insulto. Yung dokumento kasi ang inanap natin. Oo, oh, wag yung Tagalog mo. Baka ginawa lang yan ng nanay mo eh. Paano kami maniniwala niyan? Ibig sabihin, palagay mo wala to. Sige, hanapin ko ah. Hanapin mo yung dokumento mismo. Wag yung Tagalog kasi pwede kasing iniba na eh. Yung mismong dokumento ang hinihingi, Brother Edwila, hindi yung ginagawa nyo lang na quotation ha? Tapos tinagalog pa bro dyan do? Hindi. Kung tinagalog, quotation yung babasahin niya, hindi yung talagang article. Yun nga, yung binasa niya ganyan, Tagalog eh. Kaya sabi ko nga, marunong pala mag-Tagalog yung papa. Andali kasi mag-imbinto ng ilabas lang nila 16 articles of Pope John Paul II. Wala namang karamihan sa inilabas nila na alleged 16 article, walang pamagat. At maliban dyan, walang sign. At inilabas nila sa conference umano yan ng June 26, 1985 by Pope John Paul. Pero ni sign ng Papa, di po yan makita. Wala, gawa-gawa lang. Conference of June 26, 1985 by Pope John Paul II. Oh, Metropolitan Area of Sao Paulo Metropolis 90-88.30-405-021-0100 Paulo Conference of June 26-85 by Pope John Paul II. Nasaan dito yung ano? Wala naman dito. Oh, ano? Yan lang. Basta isinulat lang nila Brad Jando. Here and below are the 16 articles of the Roman Catholic Church published in the meeting. Asan ang dokumento? Asan ang dokumento? Bigyan ng Tagalog, bro Wendell. Ito. Sige, asan ang dokumento niya, bro? Hindi yung yung ginawa nyo lang na ano, ha? Tagalog. Lang mababasa. Ah, yun talagang dokumento. Sino yung kasama mo dyan, maliban kay Wendell? Si Brother John Ray. John Ray, mayabang palang tao yan. Uy! Ito. Ito, John Ray, ha? Sige, go ahead. Okay. Article number 4, oh. No one shall bro. Be able to sell. Oh, English na yan, Bro, English lang, Brother Edwell. Sandali lang, Brother Jando. Oo. Alam ko yan, Article 4, pero imbinto ng Seventh Day Adventist, no one lang. Shall be able to sell or buy, nor shall they be able to plant, trade,
vegetable, vegetable with what the number ang hinanap natin yung tunay talaga na dokumento na may lagda ng Papa dahil gawa-gawa lang ito ng Seventh Day Adventist. Yes, mahirap dyan. Tapos paratangan na tayo, Bro Wendell, na mayabang daw. Ano naman pinagmayabang ko? Tinanong ka lang eh. Brother Edwell, meron kaming dokumento niyan. At based sa aming dokumento, hindi naman ito galing sa Papa mismo. Ito ay galing sa inyo. Kaya yung galing sa Papa mismo, ang hinahanap ni Brother Wendell, hindi yung galing sa inyo. Ano lang, Brother Jando? No, kasi every time naglalabas ng artikel ng Santo Papa, meron niyang titulo. Anong titulo, Bro? Yes, may titulo. Yung titulo na lang. May titulo. Titulo. Anong titulo yan, Bro? Meron kami ng dokumentong sinasabi mo. Meron kami niyan. Pero yung titulo mismo na pirmado ng Santo Papa, nasaan na yun? Dokumento na yun. Yun ang inaano, Brother Wendell. Kahit yung titulo lang muna, Bro Jando, ang hanapin niya, yung titulo lang muna para madali natin makita. Para madali lang makita yung titulo mismo. Hindi yung ginawang quotation na ganito na sa inyo lang nanggaling, sa inyo galing to eh, yung aming dokumento eh. Yung talaga mismong galing sa Pope. Mm-mm. Okay, basahin ko number 4 ha. No one shall be... Walang pagkakaiba ito, Bro Jando. Walang pagkakaiba ito. Or vegetable without the number. Bro, ulitin ko ha. Yang binabasa mo, meron kami niyan. At ang dokumentong yan, galing mismo sa inyo. Ang hinahanap namin ngayon, yung galing mismo sa Santo Papa, na pirmado ng Santo Papa, nasaan yun? Jando, tsaka alimbawa sa mga title, bro, ng mga sulat ng Papa, bigyan kita ng alimbawa ng mga titulo. Alimbawa ito, sinulat ni... article galing kay Pius XI noong 1932. Anong title ng kanyang inilabas na titulo at artikulo? Acerba animi. Si Pius X naman, acerbo nimis. Si Pius XII, ad apostolorum principis. Si Benedict XV, ad beatissimi apostolorum. Si Pius XII, ad si Eli Reginam. May mga titulo yan, bro. Bigyan mo yung titulo. Ano yung titulo kasi? Ako, Bro Jando, meron, kompleto ako dito ng mga artikulo ng mga Santo Papa. Meron akong kopya dito. Yan. Saan yung titulo? Yung titulo muna para buksan ko dito. Makita natin. Wait lang, Bro Jando. Wait lang, ha? Okay, Bob John Paul dito, bro. May meron ka dyan, Bob John Paul. Sabi ko, Bob John Paul eh. Orbi it Orbi. Meron din. Wait lang, Bro Jando. Union of Breast. Union of Bos Horod. Brother John Ray, wait lang. Oh, yeah, Brother Edwell, si Brother John Ray ay kompleto ng articles ng Santo Papa. Kasama na ng articles ni Pope John Paul II. Anong title ng article? Anong title ng Article 4 na binabasa mo para silipin ang Article 4, yung kabuuan ng Article 4, anong title niya para silipin ng buong Article 4? Upang kung makikita mo yung binasa mo na no one shall be able to sell or buy, nor shall they be able to plant trees or vegetables without the number. Anong title ng Article 4 na yan para i-trace kung nandyan pa talaga yung binasa mo? Anong title ng article na yan, bro? Article 4. Anong title niyan? Eto. Dito, bro. Bandang huli, ah. Hindi, bro, ang title ng Article 4 na binasa mo. Anong title ng Article 4 na binasa mo? At kung hindi niya alam yung title, yung taon na lang kasi may mga taon din dito. Sige. Kasama nga to bro sa 16 article eh. Kasama to sa 16. Kasama sa 16. Brother Jando. Yes, Brother Wendell. Linawin natin. Talagang kasama sa 16 articles na imbinto ng Seventh Day Adventist at nilagyan nilang sign, yun lang, letter sign, Pope John Paul II, printed in the original form with permission. Imbinto lang nila yan. Yun nga. Naanak ko na ito sa dati nung ako SDA na natanong ko na ito eh. Talagang wala silang mailabas eh. Baka ito si Will Edwell may mailabas. Brother Edwell, anong title ng Article 4
na inilabas ni Pope John Paul II noong June 26, 1985. Anong title ng Article 4? Article 4. Ang title niyan, ang title niyan, anong title ng Article 4? Well, basta sa pinakaibabaw, kasi enumerated na to eh, mula 1 hanggang 4, di ba? Hanggang 16. Yun nga, bro. Basahin ko, ha? 16 Article of Roman Catholic Church Metropolitan Area of Sao Paulo. Metropolis, ito. And ito naman. And below are the 16 Articles of Roman Catholic Church published and the meeting pressed by His Holiness Pope John Paul II in the Conference of June 26. Bro, hello, Kenya, hello. Africa. Edwell. Oh. Hello, Brother Edwell. Alam namin na ito ay quotation ninyo. Alam namin na kayo ang nag-produce nito. Dahil yun ay nakuha namin sa Seventh-day Adventist mismo. Ang hinahanap na lang sa iyo ngayon, ano ang title ng Article 4 na isa sa 16 articles ni Pope John Paul II para ma-search namin ang buong Article 4 kung meron ba talagang nakasulat na no one shall be able to sell or buy nor shall they be able to plant trees or vegetables without the number. So ang tanong dyan ngayon, anong specific na title ng Article 4 para ipahalongkat namin kay Brother June let makita yan ngayon kung meron ba talaga yan. Brajando. Yes. Brajando. At tandaan natin na batay sa kanilang dokumento na nakuha natin, itong 16 article daw umano sa June 26, 1985 na isinagawa doon sa Kenya, Africa, itong dokumento umano ng ayon sa mga Seventh-day Adventists, 16 article of the church na walang title, ito daw umano ang will be presented again in all countries by Pope John Paul II, especially during his papal visit in the Philippines. Hindi yan nangyari. Ayan, during sa Philippines nangyari. Oh, but wala yan sa Philippines. Sige, Brother Edwell. And ito na lang, Brother Edwell, para malaman na hindi ka gumagamit ng self-serving evidence, no? Ano ang specific title ng Article 4 na kung saan mababasa natin, no one shall be able to sell or buy, nor shall they be able to plant trees or vegetables without the number. Anong specific title nito? Okay, wala na nakalagay, bro, dyan do. Ito ay yung number na ito, di ba? Okay na, wala na. Napapaloob na sa 16 article, yung number 4. Bro, dyan, bro, dyan do. Yes. Bro, ito bro, pakita ko bro, ah. Oh, wait. Ayan, no. Ito yung sinasabi ko sa'yo. Hindi lang maklaro, eh. Ito yung sinasabi ko sa'yo, ano, bro. Lahat ng mga article ng Papa, meron kami niyan. Yan, lahat niyan, dito, ito yung mga title. Ang dami Pope John Paul, ano? Ang dami Pope John Paul Dasikan dito. Junre, hindi ko makita. Nakita ko yung mukha mo. Nakamukha ka. Bakit? Nakaano naman to sa Zoom, ah? Hindi ba siya nakano sa Zoom? Hindi, nakaano ka. Yung mukha mo, naka-off yung camera. Ah, naka-off pala yung camera ko sa Zoom. Ayan. Ayan. Nanina ka pa. Ayan. Kita mo, bro? Ayan, no? Kadami niyan, bro. Ito, pinicturan ko lang kaso ang liit. Nasa cellphone ko yan, eh. Ang dami niyan, no? Puro yan. May mga titulo yan. May titulo lahat ng articles sa Papa. May mga titulo yan lahat. Andito yung mga pangalan ng mga Papa. Tapos dito sa kabila, yung taon. Ganyan dapat. Kung mag-ano ka ng ebidensya, dapat kumpleto. Wag yung basa lang agad. Dapat ibigay mo anong artikulo, anong pero, taon. Pero, Junre. Bro. Tutas, si Ate Ina naman ang nagla-live ngayon. Sendan mo nga ako ng episode para may pakita natin. Sige, yung ano, yung part kasi maliit dito sa akin tingnan, eh. Send ko sa iyo ba dyan do? Send mo sa akin. Tutas, Ate Ina ang nagla-live. So, kaya ko mag-receive ngayon ng images. Sige. Send mo sa akin ngayon yan. At, dyan do. Yes. Nilinawin lang natin dahil ang ipinakita kasi ni Bro Edwell ay para bang nasa page 19 ng aklat, at kung tanungin anong aklat, basta nasa page 19. Iyon ang nangyari. Sige, well, sa Yesumar, bro, sa Yesumar mo isend para matanggap ko din. Sa Yesumar ko isend? Makita. Yesumar. Sa iyo. Yung nga, gamit ang Yesumar account mo, isend mo sa akin.
Okay, oo nga, oo nga, oo nga. Oh, para makita natin sa screen. Ano yung pangalan mo, bro? Diyan doon, no? JD Alabado. Ah, JD. Pala hindi ko magkaya yun. Ayan, sinin ko na. Yan, tingnan natin sa part ano? Lang yan, bro. Ako, pinicturean ko lang part lang yan. Hindi mo ma-open yan. Pero okay, ako, ma-open ko dito sa cellphone ko. Oh, sige, so tingnan lang natin ngayon yung pinadala ni Brother Jun Re para makita natin. Meron tayong batayan ba na para paano malalaman ang title ba ng article? Eto. So, pakita din siya. Dalawahin ko mo dyan. Mag-picture pa ko ng isa yung may nakalagay na title. Yan, eto yung nakalagay dito. Ayan o. Kay Pope John Paul II noong 1998, may article siyang Ad Twendam Fidem. Tapos, sa 1978, meron naman siyang Angelus. Tapos, sa 1978 pa rin, meron siyang Apostolic Exhortations. Tapos, Apostolic Letters. Tapos, Apostolos Suos. Tapos, Artists. Yan. So, nasaan dito yung ano, bro? Yung sinasabi mo, bro, na article. Anong article yung Article 4? Anong title ng article na yun, bro? Yung Article 4? Oh, Brother Chando. Ha? Huh? Ang kulit mo pala, sabi ko na napapanood na siya. Ang kulit mo. Bro, alam ko kasi na binabasa mo kasi yung article, yung ano ba, galing sa inyo mismo ba? Self-serving kasi yon yung galing sa inyo. Eh yun, alam ko yun ang binabasa mo. Meron kasi kami niyan, bro, yung binabasa mo, meron kami niyan. Alam ko galing yan sa inyo dahil hinanapo ko yan ng ebidensya nung ako yung SDA pa dati. Pero baka sakali may labas mo ngayon yung talagang totoong dokumento. Gawa nyo kasi yan eh. Alam ko yan. Ito sa ano? Ito sa ano to? Sa Google siya bago my search. Bago? Hindi sabi mo diba? Sabi mo kay Pope John Paul Dasikan. Matagal nang patay si Pope John Paul Dasikan, bro. Pope John Paul II, yung ano mo bro, yung sinabi mo, anong article, anong title ng Article 4 ni Pope John Paul II, ang kusama mababasa natin yun, anong? Bro John daw, kulit mo pala eh. Sabi rin, napapalap niya sa article, June 26, 1985. Yan, sige. Anong 1985? Tignan natin dito. Yung yan natin yung ginamit niya, yun ang kanyang ginlang ginawa. Yung lang. Five, oh. Sila gumawa nun. Ito, myspiritualsearch.com. Oh, nasa Google yan. Myspiritualsearch.com. Sige, tingnan natin ha. Anong keyword yung iti-type ko para makita natin? Ito, anong keyword ko? My spiritual search. Oh, yeah. Hindi. Anong keyword, bro? Ang gagamitin ko para matrace din yung sinasabi mo. Anong keyword? Brajando. Yes. Brajando. Yes, Brother Wendell. Kahit pa i-search mo yan, ang lalabas, 16 articles pa rin, walang title at walang sign ng Papa. Yun na nga ang ano ko doon. So, ang ating hinahanap, yung dokumento talaga, hindi yung sabi nila, printed from original with permission. Mayroong isa dito lumabas na 1985 dyan bro, ang title, Dolentium Hominum. Dolentium Hominum. I-search mo nga bro. Dolentium Hominum is a pontifical commission for the apostolate of healthcare workers man to bro. Ayun, healthcare workers pala yun. Para siya sa commissioning. Magtatalaga. Paano naging may... Anong yun? Number 19? Na number 4? Number 4 to, no? Basahin natin number 4, ha? For the church part, important above all seems to be the work of the more organic investigation of the increasingly complex problems which the healthcare workers must face in the TECA context of a greater commitment to collaboration among groups and corresponding activities. Bro, bigyan mo ko ng link niyan para babuksan natin ngayon. Ano ba, mag-download ka sa App Store, bro? App Store pala. O sa App Store, Rosario ang pangalan.
Okay. So wala talaga yung sinasabi niya yung wala na sabi niya number 4, oh. Binasa ko dito number 4, wala namang ganun eh. Yung sinasabi ni ano, yung sinasabi ni sino to? Sige ko sa iyo bro Jando, yung dokumento bro. Yung sinasabi ni Edwell is naka-post rin niyan sa Facebook. Oh. Para makita natin. Sa bro, ang source nito bro, ah. The letters inscribed in the Pope's mitre are... Ayan, yan ang hinihintay ko. The Bablink also has the below reprint from the Catholic Weekly edition of 1915. Yan ang hinahintay. 1915? Paano na yung 1915 tapos 85 binilabas to? Ano to? 1985 nga. Pero 1915 sabi mo na ano siya sa print sa na imprinta siya 1915 tapos 85 lumabas ang ano una lumabas ang imprinta saka lumabas ang statement. Eh wait lang, ano yung Pope's mitre? Ano yung Pope's mitre? Asa tagal bro Jando, na ano ako sa sinabi niya kasi sabi niya ganina yung dokumento na hawak niya 1985. Tapos ngayon sabi niya nanggaling daw yun sa yung sinabi niya na ano sa Google tapos imprintado yung 1915. So, unang lumabas yung statement, yung imprintado dyan doon 1915, ang statement huli na. Ano yun? Parang si Lapu-Lapu sumakay ng Mercedes-Benz niyan. Dyan doon. Oh, so, yung... Sige lang. Intindin ko lang si John Ray. Napaka-pilosopong tao, hindi marunong makinig. hindi sa pilosopo bro. Sinabi mo kasi 85 ang statement, yung article na hawak mo. Pero yung imprinta, sabi mo 1915. Problema mo yan, hindi namin problema yan. Pipilosopuhin talaga kita dyan. Napapahayag ka kasi ng mali eh. Sabi mo 85 yung dokumento na hawak mo, 1985. Tapos yung ipa-imprinta mo, sabi mo 1915. Ito, bro. The above link also has the below reprint from the Catholic Weekly edition. Oh, reprints pa yan, oh. 1915 may reprint dito. Kaya nga eh. Paano nangyari yun? 1915 reprint pa. Hindi ka naman kasi, Junre, para matuto ka rin. Reprint ito noong 1915, pero sinabi ito noong 1985 sa Kenya, Africa. Ano ba sabi yung reprint, bro? Sige nga, ano ba yung reprint, bro? Ito, basa ko, the above link also has the below reprint from the Catholic Weekly edition of... So, nireprintang muli, di ba? Reprint, nireprintang muli. 1915. So, noong 1915 pa? Nireprint siya. Yung statement lumabas, 1985. Oh, yes, Brad John Ray. Brad Wendell, nakakagulo. Ang hinanap kasi natin, na matagal natin hinanap, yung sabi na reprint, oh, ang pinanggalingan, hindi yung mga kotisyon lang nila. Dahil itong mga kotisyon nila, ito din ang niribat ng Catholic Answers. Dahil kasama na dito yung sinabi ng Papa, "Don't go to God, come to me." Yun. Dami talaga mga fake news. Kaya walang pagkakaiba ito sa inilabas ng Seventh Day Adventist na niribat ko na nagpakilalang madre na galing sa Vatican na may dalawang Vatican daw, Vatican 1, Vatican 2, at Vatican 1, yun nakatira ang Black Pope. Akala siguro niya ang Vatican 1 at Vatican 2 building. Yun. So, walang pinagkaiba to. Tapos, may sinabi sa akin na mitre. Ano yung mitre binasa? Sinabi mo kanina ba, Redwell, mitre? On the Pope's mitre. Ano yun? Ano yun? Yung Vicar's Fidei? Mitre, you know, mitre, iba pala yun. Iba yung nabasa ko sa baba. Yung Vicar's Fidei ba yun, bro? Oo. Eh, bakit sabi sa inyo The Ministry Magazine sa page 29 is gawa-gawa lang yan? Gawa-gawa. Nasa official nila. Ito bro, The Ministry Magazine bro, ninyo mismo. Gawa-gawa lang yan, inaamin dito. Ang gumawa, Seventh Day Adventist Evangelist na pangalan, Orya Smith. Yo,
Uriah Smith. Paano papaliwanag ito ngayon? Ito, labas ko sa screen yung ano, yung sinasabi ng naturang aklat. Labas ko sa screen. Palakihin ko muna ha para mabasa ng gusto. Ayan o, ayan o. Ito, ito yung nasan dito. No? Pasahin ko ha. Each pope, like any other sovereign, has his own tiara, which is the papa. Palakihin ko pa para mas makita. Ayan. Ayan. Ayan o. Ayan. Has own tiara that is worn by the full succession of papal pontiffs. Moreover, personal examination of these various tiaras by different men back through the years and the scrutiny of the pictures of many more have failed to disclose one engraved with the inscription Vicarius Felidae. There is none. Sabi ha, there is none. Wala, walang ganun. There is none. Angat tayo. There is none definitely known to exist. As heralds of truth, we are to proclaim that truth truthfully. No fabrication should ever becloud our presentation of the truth. The present truth of the threefold message is so overwhelming in its logical appeal and so inescapable in its claims that it needs no dubious evidence or illustration to support it. Recourse to any unreliable and fraudulent evidence discounts the very message that we are commissioned of heaven to give to men and reflects upon the honesty of the messenger. Years ago, ito yung kwento. Years ago, one of our prominent evangelists, when in Rome, secured some impressive pictures of the one of the papal tiaras, but the photographs were without any wording. So meron silang evangelist sumunta sa Roma ng picture ng tiara, pero mga tiara walang nakalagay na mga sulat. The photographs were without any wording of any sort on any of the three crowns, front or back. Later, sa kahuli-hulihan, an artist in attempting to re-illustrate one of our standard books on the prophecies took these genuine photographs of plain tiara and lettered upon it the three words Vicarius Felidae, one on each of the three crowns. Oh, sabi dito, sa kahuli-hulihan, isang artist para ma-illustrate nila yung kanilang imahe, kumuha ng genuine na photograph ng tiara na walang sulat, plain tiara, walang nakasulat, and lettered upon it, at ito'y kanilang sinulatan. Nilagyan nila ng letra, Vicarius Felidae. Totoo ba sinasabi ng The Ministry Magazine ninyo na yung tiara na may nakalagay na Vicarius Felidae ay gawa-gawa lang pala ninyo? Edwell, ito ay dokumento ninyo ha. The Ministry Magazine ito. Sige bro, wala man akong sinabing sa inyo yan, yung Vicarius Felidae, wala man akong sinabi, di ba? Hindi. Totoo bang sinasabi ng naturang dokumento na kayo lang ang naglagay ng letra Vicarius Felidae sa corona ng Papa? Wala ito sa original. Hindi ko rin yan masabi bro, no? At saka wala din ang sinabi ko, sa inyo yung Vicarius Felidae. Ay, tutuloy ko ang basa. Sabi dito ha. Later. Legendo. Yes. Nakuha mo ba yung kay Pastor Addison? Inamin at binasa ni Addison yan. Oh, tapos ano sinabi ni Addison? Oo. Totoo talaga na ni pag-illustrate lang, wala sa original, kaya di nagustuhan sa Ministry Magazine. Hindi ipinablis. Oh, ito, tuloy natin na sabi dito. Later, an artist in attempting to re-illustrate one of our standard books on the prophecies took these genuine photographs of a plain tiara and lettered upon it the three words Vicarius Felidae, one on each of the three crowns, on the premise that such was the name the Pope bore, and if it were not actually on the tiara, it might well be by the way of illustration. One of our leading publishing houses and the General Conference, to whom the altered photograph was submitted. Altered, sabihin, invento. The altered photograph was submitted, emphatically rejected it, ni-reject as misleading and deceptive, and refused
to allow its use. Regrettably, some of our evangelists who do not have all the facts and to whom the appeal of the moment has sometimes outweighed the ethics of the case and who perhaps have not thought through the fraudulent character of such plausible but specious evidence have occasionally continued to use this for a similar fabrication. So, sabi dito talaga na plain tiara lang, nilagyan ng Vicarius Filii Dei, isinubmit sa General Conference, pero ito ay altered photograph, kaya imbento. Paano mo ngayon papaliwanag sa amin, Edwela? Sinabi mo kanina na ang Pope's mitre o tiara ng Santo Papa, may Vicarius Filii Dei, inaamin ng mismong The Ministry Magazine ninyo na kayo lang ang umimbento ng ganyang litrato. Rodiano. Yes. Gusto ko lang i-correct na ang mitre ay hindi tiara. O, sa kanila, yung mitre, tiara yun. Brother Wendell, sa amin sa SDA, Brother Wendell, ang mitre, tiara yun. O, di mali. O, so, eto ngayon. Brother Edwell, ano mo papaliwanag ngayon yan na mismo ang Ministry Magazine ninyo ang nagsasabi na wala talagang Vicars Filii Dei sa tiara, kundi nilagyan nyo lang ng Vicars Filii Dei at ipinalitaw na yan ang tiara? Jando. Wala naman akong sinabing Vicarius Filii Dei sa inyo, di ba? Sinabi ko, ini-enforce ko ba kanina na ang Vicarius Filii Dei ay sa inyo? Wala naman yat siguro. Ano yung sinabi mo kanina, bro, na sa Pope's mitre? Ano yun? Na, binasa ko lang dito, bro, pero iba na pala itong sa baba. Di ba sinabi ko iba na to? Ano yung sinabi dyan tungkol sa Pope's mitre? Nandito nga din, Bro Edwell. Pero IPM ko na lang sa'yo, bro, ha? Okay, pero, Bro Edwell. So, bro, simula ba ngayon, bro? Bro Edwell, tanong ko lang, bro. Simula ba ngayon, bro, dahil naliwanagan ka na patungkol sa tiara na yan, hindi mo na yan gagamitin again sa amin? Matagal ko nang alam yan, bro. At wala man ako sinabi na sa inyo yung Vicarius Filii Dei. Di ba sinabi ko ito? Honestly lang, Junre. Honestly, sinabi ko ba na ang Vicarius Filii Dei sa inyo? Kasi tinanong mo pa rin kaganina, bro. Yung tanong mo kasi kaganina, may ano ka pa rin din sa tanong mo. Meron pa rin yung... Bro Junre. Yes, Bro Wendell. Bro Angel, ituloy natin ito bukas, Bro Jando, dahil... malalim na yung gabi. No? Nagpas na. Pero ito lang conclusion ko, bago natin na ituloy natin ito bukas, kung Ay. Inamin ng kanila Ministry Magazine... Padre Wendell, bukas ng gabi, Biyernes, di ko alam kung meron bang sacramental blessing. Oh, so ituloy natin ito bukas, Brad Jando. Oh, sige. At ito lang conclusion ko, Brad Jando, batay sa ipinakita mo, na kung inamin ng Ministry Magazine nila na nag-tampered na sila ng atyara para siraan ang simbahang Katoliko, kaya kung inamin at wala silang mapakita na original document tungkol sa sinabing 16 articles ng Papa daw, kaya kung madali nilang itampered ang tiara ng simbahan, yun pa kayang document para lang tayo siraan? Yun po, Legendo. Okay, Redwell, continue na tayo bukas ng gabi, sabi ni Brother Wendell, okay ka? Ay, sabat sa bro, sabat sa SDA, bro. Hindi ko lang alam kung available ba si Edwell niyan. Ay, hindi na available. Po available yan, bro. Sabat, bro. Ay, kumakuskas. So, hindi siya available niyan, Brother Wendell, dahil Venus ng gabi, Sabat sa SDA. Next week na lang, Brother, Brother Edwell, okay ka? Wednesday? Tuesday? Anyway, may debut man tayo sa Lunes, di ba? Tuesday. Sige, kung may time. Sige. Father John, gusto ko lang magkaroon ng huling panalita, Sige, go ahead, bro. Actually, thank you, John, Thank you sa time. At saka itong John Ray, medyo na-upset lang talaga ako, John Ray, kasi wala man akong iginigiit kanina. Pero masyado siyang nanggigiit sa akin. Anyway, thank you din kay Wendell, Wendell Talibong.
Bro Wendell, salamat ha. Matagal na rin kitang hinahangaan na ano. Bro, ako din magpa-ano lang ako ng pasinsya kung medyo na-upset kita, bro. No, hindi naman yun ang hangarin ko. Medyo diniinan ko lang kasi yung pang-iipit sa'yo kanina para lumabas yung katotohanan. Yun lang yun at hindi yun intention na ipahiya ka. Pinapalito ko lang talaga yung katotohanan doon, bro. Sorry if I upset you, but hindi yan ang intention ko, bro. I love you, bro, as my ano, brother in Christ pa rin. Okay, Brother Edwell. And yung huling mensahe mo, bro, yung huling mensahe mo. Okay. So, si Wendell, ano, okay, thank you. Ay, pinapangarap ko rin na makakausap si Wendell at ngayon nangyari na nga eh. Okay, next time, anyway, may patuloy pa man tayo, ano. So, by this time, Brother, ano, Brother Jando, itong 16 article na inyong ipinaratang na kami ang may author nito. I-research ko pa ito kung kami nga ang may author nito. So, by now, stand lang muna yan. Kasi nandito naman sa YouTube nandito sa Google. Yan lang naman muna, no? So, next time, ganun lang. Alamin ko muna kung sino nga talaga may author ng 16 article na sinabi nyo ay gawa-gawa ng Adventist. Ayan lang muna. Enough, thank you very much po sa ano, Ponto por Ponto. Sana maulit-mulit. Jando, bye. To make his message known is our response.